Morning, any questions? We have here the Deputy Director of PDEA, General Quinto, the Director of Anti-Illegal Drugs Group, Senior Superintendent Albert Pero, the Chief of Police of the RDO PRO 2, General Susa, PD of Isabela, Captain Rafael, Director Pajardo, PDEA ECS, andito rin si Governor D, Congressman Albano, kung may mga tanong kayo, si Vice Mayor, andito rin. Sige, fight. First question will be coming from Katrina Sol of GMA 7. Sir, directed to you po. Upon, sir, yung pagpasok nyo sa loob, nakita nyo po ba na malakihan po talaga ito? At saka medyo high-tech po yung mga ginagamit nila. Yes, totoo po ito. At pagmalakihan. In fact, according to PDEA, this facility is capable of producing minimum of 200 kilos per cycle, which covers 1 week, and maximum of 400 kilos per cycle. So you can just imagine kung every week nagka-produce ito ng maximum of 400 kilos, napakalaki po na distribution na mangyayari. Unlike yung sa na-discover natin doon sa Pampanga na wala masyadong traces pa na nagamit, ito dito, sabi ng PDEA, may mga traces na nakapag-produce na. Nakapag-test production na. Sir, as of the moment, isa po ba ito sa mga pinakamalalaki na na-confiscate po natin? Yes. So nakita nyo, ang daming ano, yung CEPEX. Ano yung CEPEX, sir? Chemical... Precursors, and essential chemicals. Yan yung nakita nyo. Yung maamoy, mabaho. Huwag kayo masyadong sisingot doon. Baka magka-cancer kayo. Sir, parte pa kayo to rin sa mas malaking sindikato, sir? Oo, malaki talaga ito. Malaki. Hindi mas na makapag-import na ganito kalaking nakita nyo CEPEX, di ba? Ang dami. Kung wala sila sindikato, wala silang... Kung dinaan man ito legally, may contact ito sa either sa customs or sa wherever sa pagpasok dito. So may mga contact ito. Sir, paano po nagsimula yung encuentro kahapon, sir, nung sinalaki po sila kahapon? Pagpasok dito, andito sila, yung dalawa. At nakipaglaban. May mga baril na nakuha sa kanila. May iba pa po kayang kasamahan, sir? Posible. Pero dalawa lang po yung napatay. Dalawa yung napatay kahapon. Wala po tayong inaresto iba, sir? Wala, walang naresto. Okay, next question will be coming from... Ha? Tantya, Bert, ilang kuha dito? December last year nagsimula ito. So, less than a year pa lang. Kailan, sir, nagsimula yung surveillance dito, sir? Paano po yung naging process? Last year tayo. Last year pa na minumonitor natin. Ito ay pinagtutulog-tulogan ng PDEA, EIDG, at saka local police. Yung local police na dito ng Piaruto. Bakit tumagal ng 8 months, sir, kung last year pa? Ay, hindi man gano'ng kadali. Ito ang trabaho nito is masyadong komplikado. Magkamali ka man lang, mamaya, legitimate business ito, mali ka, kaya ririsbakan ka, pwede ka ririsbakan. Kaya siguruhin talaga natin na konfirmado bago tayo gumawa ng move. Dahil, marami naman Chinese dito na legitimate ang business talaga. Mamaya, babira ka ng bira. Kaya talaga ang proseso mahaba. Sir, may sabihin, sir, pinahinog niyo po itong operation ito? Pinahinog po ninyo itong operation na ito? Hinog in the sense na positive na talaga. Hindi mo maganda kung hilaw yung pagkatrabaho mo. Kapahinogin mo talaga, di ba? Pahinogin mo. Sir, yung warehouse na ito, nire-rent po nila? Ha? Nire-rentahan lang po? Oh, nire-rentahan ito. Sir, sino po may-ari nito? Manuel Chu. Manuel Chu daw may-ari nito, nire-rentahan. Ex-mayor ng Luna Isabela. Ex-mayor ng Luna Isabela daw. Dating Leo. Hindi pa natin nakausap. Tanungin pa nila sa investigation natin. Sir, may connection din sa ano, ng Pampanga? Vice, ano dating negosyo nito? Iba, may diferensya ito. Yung sa Pampanga, very secluded place, di ba? Nasa foot ng Mount Arayat. Very secluded place. Ito,
nasa highway lang. Eh, hindi ka magdududa dahil along the highway. Kasi sa sentro pa ng siyudad, harap ng airport. Oh, hindi ka talaga magdududa dito. Magaling yung kanilang planning eh. Kaso lang, hindi nagre-realize sila masyado sa kanilang tinatawag na scrubber. Dahil ito, nasa highway lang, di ba? Dapat maamoy ng mga tao pag nagpa-production na sila. E kaso meron silang scrubber na hinihigop yung amoy. Kaya walang amoy na sumisingaw. Ganun kagaling yung technology nila. Mas advanced itong technology na ito kumpara doon sa Pampanga siguro. Kaya ganun sila ka-confident na dito sa highway. Yung technology nila. Dahil yun nga, may scrubber eh, hindi na amoy. Yung sa Pampanga, walang scrubber yun. Walang natin nakita yung scrubber. George Cahillas on CNN. Sa LGU lang, no? Question ko. Kasi, di ba, before kayo mag-produce ng permit, kailangan i-inspect itong mga area. So, how ka? Malapit lang ito, sir, oh. Hindi ba natin i-inspect it in the past? Wala mo tayong nakita na kahit ano dito, faces or pagkakulda. Usually, nagbibigay ng permit, i-inspect ng Bureau of Fire at ng ating planning officer at engineering. Kaya nga, ito dati kasi, ang operation nito, rice mill, and then pagkatapos ng rice mill, naging mga use na mga kagamitan na ibinibenta nung, yun ang permit na ginamit. At kung makikita nyo, bagong-bago itong mga kagamitan nila. Ibig sabihin, dito na lamang nila siguro. At mukhang modern nga na kagamitan. So, ang plano namin ngayon, gagawa kami ng isang executive order na pagka pinag-uusapan ng fire safety, kailan kasama ang composition ng team, PNP, engineering, planning, and plus PDEA para to make sure. Kasi PDEA lang ang pwedeng mag-determine, mag-identify kung ito nga ay negosyong Shabul Laboratory. Sila lang ang nakakaalam niyan. Kaya dapat talaga isama sila sa pag-inspect. Sir, based on records, when was the last time this was checked by... Let me ask yung city government kasi kami ay provincial government, no? Vice Mayor. Ano ito, off lang po itong negosyo ng ito, pahinto, minsan sarado, minsan close, open. Close open po itong negosyo. Kailan yung binigyan ng permit? Pirapacheck po namin pa sa city government. Tinawagan ko po lang ating city administrator kami. January po lang yung bigayan po ng license po. After ng pagkuha ng permit para makakuha Marso ganun. Hindi naman kasi karde binibenta dito eh. On and off lang kasi itong kung ito lang ito. Goma. Kung karne yung binibenta niya, araw-araw niya. Wala. Wala. Ito yearly sir. Yung CPEX, yung sasabi na controlled precursors, at essential chemicals. Yun nandiyan, nakikita natin. And kung yan ay, hindi pa na-estimate ng PDEA kung gaano kalaking production niya pag yan lahat ay na-process. Kung ilang kilos o ilang tons ang mapoproduce niyan out of that CPEX na nandiyan ngayon na confiscate natin. Initially, yung isa, medyo matagal-tagal na. Nag-assume na nga ng Filipino name, di ba? Kim Punsalan. Pero alam natin, sigurado ito, may ibang pangalan ito sa China. Nag-assume siya ng Kim Punsalan. So meaning, matagal-tagal na siya dito sa Pilipinas. Yung isa naman, hindi pa natin kilala. Mag-iimbestiga pa tayo. Oriental looking rin. So pwedeng Chinese, pwedeng Taiwanese, pwedeng Korean, Singapore, or basta most likely Chinese din. El Chinese man daw ito si Kim. Okay. Ano pa? Sir, pwede other topic. Ano? Sir, yung list ng mga celebrities daw na involved sa drugs na sa inyo naraw po, ilalabas ko ba natin po, sir? Kukunti lang yung sa akin. Mas marami yung kay Presidente. Idagdag ko muna. Tinext ko naman, nandun kay Presidente yung list na nakuha namin. Based doon sa nahuli natin na mga celebrities kung sino siya supplyan niya, nandoon yung lista binigay sa akin.
Then pinasa ko nung kay presidente. Hopefully dagdag ni presidente yung sa list na doon na sa kanya. Naghihintay lang ako kung basahin ni presidente. Kung hindi, meron namang efforts rin yung movie industry, yung entertainment industry, in fairness. Like, yung presidente nila, si Riz Cortez, nakipag-coordinate sa akin na gusto nila na magkakaroon nga ng action tungkol dito, tungkol problema sa mga artista. Dahil inaamin naman talaga na, na marami dyan, marami. Mangilan-ngilan. O marami ang gumagamit. So, tingnan natin, mag-coordinate kami sa kanila. At saka naman, yung sa side din ng mga tawag niyan, yung kanilang mga studio, mga mother studio, meron ding effort na magkakaroon. Pero hinihintay ko pa nga kung paano may finalize ito. Sir, ano plano niyo po dito sa mga na kumpista mga ikuan talaga, magkakaroon ng proper disposal niyan. Susundin natin yung tamang proseso sa pag-dispose niyan. Gusto mo manghingi? Bigyan kita. Hindi mo magamit yan dahil marami yan, i-dispose yan. Huwag ka mag-alala, hindi talaga ma-recycle yan. Hindi ma-recycle yan. Ang i-recycle natin yung kaluluwa nung mag-recycle niyan. Yan ang i-recycle natin. Sige. Oh, kahapon, pina-report ko sila lahat doon sa White House at kinausap ko yung side nila. So sabi ko sa kanila, you are administratively relieved from your prospective post para hindi magkakaroon, para magkakaroon ng neutral investigation, hindi makapekto sa investigation sila. So, ongoing investigation na sa IDG, hintayin na lang natin yung outcome. Alam ko naman yung sides nila, sinabi na lahat, sila lahat, anong nangyari doon. So, I'm quite satisfied with what they have explained to me last yesterday. Sir, update na po sa cargo journalist, bakit hindi pa rin po nakakasuhan? Check ko sa Napolcom, bakit hindi pa nakasuhan. Alam ko may mga ebidensya na nakuha eh. I-check ko. Okay, Vice Mayor Dalin. Ito pong building na ito, sabi nila, may may-ari ng isang problema. Sir, ito po. Sinabi na kayo. Noong 1992, nareklamo na yung pangalan sa akin. Ito, noong 1992. Hindi, dati ito may-ari ito. Dati si ex-mayor Manuel Chu. Ng Luna. Siyang may-ari po dito. Ito siya may-ari po dito sa loob. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon siya, pero may-ari. Balak po kayong investigahan dyan. Bala ng PAP sa PDA ang magbistiga doon. Wala pa kami ko doon eh. Ako doon. Mayor na Luna. Okay, that would be all. Sir, last one question lang, sir. Sorry po. Bago ka mag-question ha, I would like to inform you na based doon sa nakuha na ID nung si Kim Kunsalan, yung kanyang real identity sa passport niya, sa nakuha sa kanya, pangalan niya is Shi Kangbo from Fujian province ng China. Oh, so Fujian boy ito. Shi Kangbo. Cangbo. Kangbo. Kangbo. Shi is HE. Hindi kalbo ha. Longhair ka pa naman. Kalaban kita, longhair ka. Hello, sige, sige. Hello, ako, sir, other issue. Ilang mayor kasi, sir, sa Benguet, parang nagpahayag sila na hindi sila sang-ayon na dalhin daw yung mga surrender na user enclosures sa Baguio. Kasi magasa, so ilalaan na lang daw nila yung pera nila sa rehabilitation center. Reaction nilang doon sa Either way, kung anong ikakabubuti sa Pilipinas, payag ako. Kung kaya nila, ganun. So, yan nga problema natin. Problema talaga natin yan. Pero basta ma-address na yung problema ng kulang sa rehabilitation, then wala kaming problema dyan. So, hindi na kailangan ipresenta sa inyo personally sa Baguio City, sir, at tumalo kayo doon? Yung mga user and pusher, sir, na sumuko. Babiyahe pa sila, huwag na. Ako, punta ko na lang sila doon. Sabihan mo sila, huwag mag-alala. Ako ang gagastos pupunta sa kanila, hindi na sila ang pupunta sa Baguio. Okay, sabi na lang. Chief, may background ba tayo doon, sir? Itanong ko po, sir, kailan kaya mapahinto ang
gumagawa ng sibo? Mapahinto natin. Opo, yung gumagawa ng sibo para malinis ang bansa natin. Pag napatay natin siguro sila lahat. Ha? Tingnan natin kung kailan natin sila maubos. Pag napatay ang lahat, oh, hinto na talaga yan. Pero oh, sige lang. That question can be answered. Mahirap pa rin magbigay ko ng date sa iyo. Tapos after ng date na yan, mayroon pa rin yung discovery. Sabihin mo ako, sinungaling ako. Kaya hindi ako magbigay ng date. Chief, may background na tayo ng itong, ano, yung may, dating mayor na Luna na binabanggit nilang may-ari nito. Is he part of the narco-politicians? May mga ganun na ba tayong anggulong? Nabanggit na ba yan? Yung Luna na yan? Yung original na may-ari nito sir, is mayor of Luna. Former mayor. Luna Sabela. Ah, wala yan sa listahan na pinakita ni Presidente, no? Sa pagkakalam ko sa hindi ko. Dati yung rice mill ko. Dati yung rice mill. We will do the proper investigation kung andun siya. Kawawa naman, in fairness sa kanya, negosyante yung tao, pinapalis lang itong lugar. In fact, marami nang history itong lugar na ito eh. Sa kwentuhan naman kanina. Yung mga nag-release dito eh, parang may mga kamalasan na parang may jinx itong lugar na ito. Kaya kawawa rin yung may-ari kung ikukunik agad natin. Tingnan lang natin. Anyway, may investigation naman. Okay sir, that would be all for this morning. We'll be giving you a copy of the press release. Ah, bigyan nyo. Okay na. Thank you. Maraming salamat ha. Thank you very much. Okay. Sorry po. Saan yung passport? Tawanan mo ako.